Buksan natin ang ating mga Bible sa James chapter 5 para sa ating meditation ngayong gabi. James chapter 5 verse 16. Ganito ang sabi. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Sa kabuuan po ng talatang ito ay tumutukoy po sa kagalingan espiritual. Kagalingang espiritual. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli kaming makalapit sa inyo at makaharap sa salamin ng buhay. Walang iba kundi inyong salita. Nawa aming makita ang anumang bagay na dapat naming baguhin, alisin sa aming pong mga buhay. At tulungan niyo kami, Panginoon, na sa inyong mga salita ngayong gabi, mapalago po ang aming pong buhay pananalangin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, isa sa pinaka-importanting tungkulin ng isang Kristiyano ay ang mahubog ang kanyang puso sa Diyos. At ito ay sa daan ng pananalangin. Dapat mayroon tayong o gumagawa tayo ng tamang pananalangin o mahalaga at mabisa. Sabi nga ni Martin Luther sa kanyang pahayag tungkol sa prayer, mas kaunting pananalita sa panalangin ay mas mabuting panalangin. Upang makapanalangin mabuti, sabi niya, mag-aral ng mabuti. Ibig sabihin, bigyan ng pansin kung ano yung dapat ipanalangin sa mga maikling pananalita lamang. Para sa iba, ang panalangin ay maliit na bagay. Pero para sa atin, mga kapatid, dapat natin itong seryosuhin. Dapat ito'y nasa puso. Sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Kung ating babasahin ng Psalms 37 verse 4, ganito ang pagkakasabi, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya. Ibig sabihin magpakaligaya, tuon mong sarili mo, buhay mo, ilagay mo, puso mo sa pananalangin. In the context of prayer, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya. At ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. So ito po yung panalangin. Dapat kung tayo manalangin, alam natin yung papanalangin sa maikling pangungusap ay talagang nandoon ang ating presensya, ang kaluluwa doon sa presensya ng Diyos. Sa Ingles ang pagkakasabi, delight yourself in the Lord. Dapat magpakasaya ka sa iyong sarili sa Panginoon sa panalangin and He will give you the desires of your heart. Nandun po yung kasagutan ng panalangin. Ibig sabihin, sa panalangin, dapat tayong may galak, sumasamba sa Kanya. Hindi lang basta tayo magpaparami ng salita, pangungusap, kundi may pagsamba. Alam naman natin, pag may sumasamba tayo, kilala natin na sinasamba at ang basis ng ating pagsamba ay ang Kanyang salita. Sa ating teksto ngayong gabi, mga kapatid, may dalawang layunin upang mahubog ang ating puso sa Diyos sa paraan ng pananalangin. Tignan natin ang layuning ito sa dalawa. Una, layunin ng pananalangin ay kalayaan ng kaluluwa. Kalayaan ng kaluluwa. Ating basahin ang ating teksto, James 1:5-16. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Now, sa panalangin, ang layunin talaga rito upang tayo ay gumaling. Bakit kailangan nating manalangin? Ano bang mayroon sa panalangin? Natural sinasabi dyan, kalayaan ng kaluluwa. Kalayaan ng kaluluwa sapagkat tayo po ay may mabibigat na pasanin. At ang pasaning ito, ayon sa konteksto, kasalanan.
Ang sabi nga sa ating teksto, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipinalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ito po ang problema sa atin na kailangan sa ating panalangin. Dapat magsimula tayo sa paghingi ng kapatawaran ng ating kasalanan. Dapat mayroon tayong paghahayag. Sapagkat kung mananalangin tayo at hindi natin ipinapahayag yung ating kasalanan, walang pag-amin, wala tayong katiyakan ng kasagutan. Ang sabi nga ni David sa kanyang sulat sa Psalms 32 verse 3 to 4, ganito ang sabi, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Nakita nyo? Nang hina raw ang kanyang katawan dahil tinatago niya ang kanyang kasalanan. Verse 4, sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Now David, the man who seek after God's own heart, siya mismo ay nasa sa puso ng Diyos, ngunit siya po'y nagkakasala din tulad natin. At ito'y aral sa atin na mismong si David, sa kanyang pananalangin na may tinatago siyang kasalanan, hirap na hirap siya, pasanin niya ang kabigatan ng kasalanan. Kailangan natin ang confession ng kasalanan sa kapwa. Dito po sa ating konteksto, ay alam natin na ito'y pagdalaw na isang elder sa isang may karamdaman. At ang karamdaman dito, kung makatitignan natin ayon sa konteksto, bunga ng kasalanan. Kaya nga dapat i-confess sa bawat isa ang kasalanan upang sila makatanggap ng kapatawaran at gumaling sila sa kanilang karamdaman. Ngayon, sa ating pong personal na panalangin, dapat din nagsisimula tayo sa pag-confess ng ating kasalanan sapagkat patay lamang ang hindi nakakaramdam ng bigat ng kasalanan. Patay lang. At tayo ay mga buhay sapagkat tayo may bagong puso. Ngunit ang isang patay manhid sa kanyang kasalanan, hindi niya daladala yung pasaning ito. Kaya ang kanyang kaluluwa, alipin. Alipin, walang kalayaan. Ang pinakamabigat dito, mga kapatid, ay ang magpahayag ng kasalanan. Kaya dapat sa ating pagpapahayag, anong dapat nating gawin? Alam na, madali naman gawin ito, pero mahirap gawin. Aminin lang. Aminin mo lang na ikaw'y nagkasala. Huwag ka nang mga tuwiran sa iyong sarili. Humingi ng kapatawaran sa Diyos at sa kapwa. Now dito, sa context, pastor nagpunta sa may sakit upang pagalingin, pero bago siya pagalingin, dapat mag-confess ng kasalanan. Baka may kasalanan siya sa pastor o sa mga kapatiran, dapat i-confess at saka ipanalangin. Sa ating personal prayer, dapat din tayo mag-confess sa Panginoon. Aminin natin. Yun ang pinakamabigat. Dahil ang sabi nga ni David, talagang pasan niya ang bigat ng kasalanan kung ito'y tinatahimik niya lamang. So ang layunin ng panalangin, unang-una ay kalayaan ng kaluluwa. Ikalawa, layunin ng panalangin ay ang pagmamalasakit sa isa't isa. Again, basahin natin ang ating teksto. Ganito ang sabi. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipinalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling sapagkat ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kahit anong gawing panalangin ni pastor kung mayroon siyang kasalanan sa kanyang ipinapanalangin, kahit anong panalangin ng miyembro kung mayroon siyang kasalanan sa kanyang kapwa o sa pastor, wala po itong bisa. Sapagkat ang totoong mabisang panalangin ay yung mga taong matuwid.
nag-confess ng kanyang kasalanan. So ang panalangin may pagpapayag ng kasalanan ay mayroon po ritong kapatawaran. Kaya sa panalangin dapat una confession. Dahil sa context nito, isang elder dumalaw sa may sakit, nag-confess muna sila sa isa't isa para sa gumaling. So unahin natin confession ng ating kasalanan bago tayo dumulog ng ating pangangailangan. Subalit kung sa ating personal, tayo po dapat mag-confess. Ang sabi nga 1 John 1:9, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us. Lilinisin tayo. So therefore, malinis ka sa iyong kaluluwa. So ang kapatawaran dito, mga kapatid, sa context ng pagdalaw ng elder, nawawala po yung hidwaan. Nawawala yung alitan sa isa't isa. Gumagaling ang relasyon sa kapwa dahil pinapanalangin nilang humingi ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. So, ang ating paggaling sa relasyon sa kapwa, una, paggaling natin sa relasyon natin sa Diyos. Kaya merong kagalingan ng kaluluwa. Nagiging matuwid ang isa't isa. Pinapakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin. Sabi nga sa Psalm 66 verse 18, kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Tayo na sa konteksto ng prayer meeting, mga kalalakihan siya nangunguna, bago dapat tumayo sa pulpito, dapat nag-confess na sa kanyang kinalalagyan. Aminin ang kasalanan, sapagkat walang silbi ang ating panalangin at walang itong pakinabang sa ating ipinapanalangin kung tayo mismo ay hindi nananalangin ng pagpapatawad. The prayer of a righteous man availeth much. Kaya yan po ang sinasabi. Kaya tayo, mayroon tayong bisa. May bisa na tayong mamagitan para sa iba. Doon sa mga may karamdaman, doon sa mga nagdurusa, verse 13 to 14, 15, basahin natin. Mayroon ba sa inyong nagdurusa, tayo'y makakapanagpamagitan sa kanila kung tayo'y maging malinis na. Manalangin siya, mayroon bang masaya, umawit siya ng papuri. May sakit ba ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang papanalangin siya at siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung siya ay magkasala, siya ay patatawarin. Napakalaga po, tayo po humingi ng prayer concern sa ating minamahal. Pero kung tayo mismo humingi ng panalangin para pagalingin ng ating minamahal, pero tayo ay mayroong sariling kasalanan na hindi natin kinoconfess, wala pong silbi yung ating request. Kaya habang tayo lumalago dapat bilang Kristiyano, lumalago tayo sa kalooban ng Diyos. Lumalago tayo sa paglapit natin ng tama sa Diyos, lalo na sa panalangin. Kaya kung alam natin ang layunin ng ating pananalangin, hindi natin ito bibiru-biruin. Mananalangin tayo na sumasamba. Hindi basta magsalita, sumasamba tayo. Kaya nga sa ating natutunang layunin ng panalangin, isiping maigi paano ito idulog sa Panginoon yung ipapanalangin. Simple at maikling pananalita, mas mabisa, sabi ni Martin Luther. Kaunting pananalita, mas mabuting panalangin. At upang makapanalangin mabuti, pag-aralang mabuti. Ang ganda ng sinabi Martin Luther. So dalawang layunin, makalaya mismo ang ating kaluluwa at tayo ay magiging epektibong mamamagitan sa ating kapwa. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Patuloy niyo kaming binibigyan ng katotohanan, kalaguan ng aming kaaming pangangailangan, higit sa lahat ng aming relasyon sa inyo.
Nawa nga po, sumasamba kami sa aming pong panalangin sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.